Favorite month of the year, June. It's Pride Month all over the world. Nako, and here we are with our proud and talagang pinagpa-proud na LGBT+. Alam niyo, ang akin kasi parating victimization pinag-uusapan, which tama naman kasi marami pa ring hate crime, discrimination at kung ano-anong hirap nang dinadanas ng ating community. Ang problema, kung 9 years old ka, halimbawa, may bata na sinasabi natin gender challenge, kailangan makarinig sila or makakita sila ng mga models na kahit hindi ka showbiz at kahit hindi ka talented na talented, there are icons, there are models of success in the community of LGBT, diba? Kailangan may inspiration eh. Inspiration so important. So, here we are. We're inspired by our congresswoman from Bataan, Geraldine Roman. Wala nang gaganda, gagaling at babait pa. Yay! At eto naman, ang fake na macho na ABC President ng buong Metro Manila. Puro mga maton yun, mga siga-siga, pero ang bossing nila, si Ziff. Oh, anong say mo? Explain to me, paano ba? Paano ba kayo lumaki? Kasi iba-ibang klase rin ng LGBT, di ba? Iba-ibang klase, tingnan mo ito. Imeldific, aminin. Yes. Actually, I grew up in a political family, just like you. Kaya po, nasa politika rin ako. At kumbaga, nananalit tayo sa aming dugo yung pagpasok sa public service. So, ang lolo niya, best friend ng papa ko. I grew up as a normal child within a very conservative Catholic family. At first, hindi naunawaan ng mga magulang ko kung bakit ako ganun. Hindi naman ningin sa inyong kaalaman, I am a trans woman. That means, pinanganak po ako sa katawan ng batang lalaki, tapos ang puso ko at isipan ay sa babae. Medyo mahinhin ako manang. Super mahinhin. Paano yun? Nung lalaki ka pa. Nung bata ka pa, ganyan na kaganda. Ganyan na kalumalang magsalita. Actually, mahinhin na mahinhin. And then, mga kapatid ko kasi lahat lalaki. Lalaki? Di ba you're the only girl? Parang the only girl at the time. Pero undiscovered pa yung pagka-girl ko noon. Ilang taong ka nung nagkabistuhan na hindi na talaga kinaya? Kasi bata pa lang ako, dolls na laruan ko. Mga kapatid ko, mga trucks, mga baril. So, sino nagbibigay ng dahan? Mga pinsan ko. Nakikihiram lang ako. Hala, ninenenok mo lang sa mga girl cousins? Yes, mana. Ang mga parents ko naman, in fairness, hindi naman nila pinagbawalan ako. Although, they would try to discourage me in the end, surrender na sila to the fact na talagang mahilig ako maglaro ng mga manika. At medyo mainhin talaga ako. Simulat sa pool. Yung tatay mo, pogi-pogi. Machong-machong father. Astig magsalita eh. Typical macho politician. But you know what? I believe ang mga magulang, kahit ano pa ang kanilang anak, mamahalin nila yon. If they let the love prevail. At sana lahat ng mga magulang na Pilipino. Gusto ko yun, let the love prevail. Yun talaga. So there was acceptance, encouragement, and that spelled the difference. Pero matagal? Hindi naman. Ever since bata pa lang ako, they were very supportive in the sense that they encouraged me to accept academics, sa pag-aaral, wala naman silang sports, masabi sa SIPAG, exactly, sa accomplishment. Exactly, exactly. So, sports din? Even sports. I was a swimmer. Swimsuit or trunks the whole time? Pero hindi ako naka-swimsuit, no? Swimsuit portion. Swimsuit portion. Sobra kasi pa. Mga bata kasi may idea na kung anong dapat ka lalaki. Malalaki ang trunks sa swimsuit mo babae. Pero you know, there's a special prize para sa mga magulang ng LGBT+, I think. Kasi para maunawaan, tanggapin. Yung ating parents, ano, yung pagmamahal talaga. Kayo manang. Everything. You are a mother. Ang tanong ko sa'yo, kunyari ba, nagkaroon ka ng anak na LGBT+, tatanggapin mo ba't mamahalin din? Yun na nga, ginawa ko na ng girl si Borgis, ayaw sa gusto niya kasi tatlong lalaki yun, ano? Wala akong ka-shopping, wala akong ka-chika. O di si Borgis, ikaw ang pinakamatanda, ikaw ang fashion, you go with me. Pero, I also understand yung predicament ng mga magulang, no? Yes. Hindi dahil sa hindi nila tanggap yung anak. Pero takot sila na lumaki sa mundo na mayroong discrimination. Tama. Totoo naman. Baka apihin pa lalo. Ikaw, paano ka, Ziff? Paano ka nag-landing sa politika? Bago magpolitika. Sa barangay. Ibagay po ako sa mataong komunidad. Hindi ako kasing hinhin ni congressman. Talagang hyperactive ako. Tama. Volleyball player ako nung high school, tsaka elementary, tsaka college. Nagbabike ako lahat. Feeling ko sarili ko, tomboy naman ako.
Baklang tomboy. As in, gusto ko lang yung katawan, maitim. Kayo, Ilocano nga. Tapos, Ilocano. Active. Hindi ako takot sa araw. Pero puso ba eh. Ganun ang dating ko nun. Door-to-door service na kapitana. Kaya hindi matalo-talo. Active, active ever. Gusto ko magtrabaho na magtrabaho. Gusto ko bilang isang gay o isang leader. Gusto ko palagi masaya. Fiesta, festive, colorful. Talaga. So, paano natuklasan na iba ka? Pag inutusan ako ng magulang ko kumunta ng palengke, ang tagal ko bago umuwi. Bakit? Bawang lang. Ang tagal. Lahat ng parang pinupuntahan ko, lahat ng mga shop, tsaka mga fashion designers sa Cubao, ako lumaki noon. Ang tagal mo. Kasi kinuusap ako ng isang LGBT na mini-makeup ako sandali. Oh, so? Rumarampa ka? Beauty queen? Muherista ka? Dati, ma'am, college days. Pagkatapos ko mag-volleyball sa umaga, Miss Gay naman sa gabi. Para may konting kita. At na-expose po talaga. Eh, paano ka napasok sa politika? Si Mayor, yung mayor namin noon, in-appoint niya ako as newly created barangay. Then it all started there. Tapos naging active na ako, simbahan. Kasi reyna ka ng palengke. Yes, grabe, talaga, grabe. Talaga. Nagtataka nga ako kasi lahat ng mga kapitan talagang siga eh. At iba sa NCR, ma'am. NCR, ang mga barangay sa NCR ay... may kaharian. May pondo, may yabang, yes. May clout, may populasyon. Sabi ko, ay hindi pwede. Dinaan sa karisma. Oh, na may tindi. Ganda. At, ganda lang. Tama, ganda lang. Kaloka, ganun nga. Alam niyo sa amin, sa Ilocos, si Mayor Inday Sara, na ngayon Vice President natin, nagbibiruan kami lagi. Sabi ko, padamihan ng LGBTQ. Tignan natin kung sino mas maraming empleyado, mga associates, mga close-in. Kasi ang dami-dami-dami niyang Becky, nakakaloka. Tignan mo, ang dami, pinaligiran ka. Sabi ko, bakit mo gusto puro sa LGBT? Tapos sabi niya, tignan mo naman magtrabaho. Na hindi na umuwi 24/7, babad! Yung iba tatakbo sa pamilya. Ito pumunta sa pamilya. Pero pag sinabi mo, work is work, andyan na. Totoo ba yun? In fairness, Manang, because wala naman kasing mga asawa at anak ang members of the LGBT community. No? Meron mga partners because walang anak. Yeah. Nadededicate nila yung kanilang time sa trabaho. At I also believe, Manang, kasi nga, mayroong diskriminasyon sa mundo. Yeah. So we carry this burden. Nag-overcompensate. Yes, we have to prove Try ourselves harder. Na to disprove at patunayan na may kakayahan talaga ang members of the LGBT community. Kumbaga, we are always aware that we carry the flag, the rainbow flag of the LGBT. Kami talaga sa Capitol ng Ilocos Norte noon, nagagalit sa akin kasi hinahayaan ko lang nakalonggan pumapasok. Minsan nakakapa, minsan naka-high heels, minsan naka-Frida Kahlo ang kilay. Wala akong pakialam, natutuwa naman ako sa kanila. Basta kung saan masaya talaga. Kung saan masaya, higit sa lahat, deliver ang trabaho. 1,000%. Ikaw, balik tayo. 1,000%. Sobra. Kung grabe, no? Siguro pa nag-speech ako sa public sa barangay. Sabi ko, kayo ang aking anak. Kayo ang aking pamilya. Siguro talagang damdamin. Tapos actions. Kaya mas nadama mo yun. Same mo. Kaya yung pinakaluma na parada, I should invite you guys, the Sunflower Parade is the oldest gay parade na LGBT talaga throughout the Philippines. It's in Pasukin, Ilocos Norte. Isang lugar kung saan very difficult yung politika doon. And yet, yung first pride parade nandun, tinatanong ko sa kanila, ba't minamahal ninyo na maigi ang LGBT? Tapos sabi nila sa akin, Ma'am, maliwanag. Maliwanag po. Ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Ang bakla para sa pamilya at para sa lahat ng komunidad. Anong say mo? All mine to give. All mine to give. Yeah. Maraming selfless. Maraming selfless. Stories na mga... Parang inaabuso naman yata. Ay, lumalaban din, ma'am. In our term, syempre, bilang leader din ng barangay sa buong NCR sa Marikina, actually. Talagang kailangan mayroon ka rin stand. You must draw the line. At malaman nila na ganun din kami pag nagtrabaho sa politika. Paano sinasabi sa Pilipinas? Napaka-religious natin. Napaka-katoliko. Napaka-daming sarado ang isipan. Paano kayo nagmamanage in a leadership position? Manang, depends on how you interpret religion. Mm-hmm. Kasi ang pagkakaunawa ko sa Christianity is it's a religion of love and acceptance in the footsteps of Jesus Christ himself na hindi nag-discriminate. At saka yung Santo Papa, no? Right. Yung Santo Papa, who am I to judge? Ang same! Diyos ka ba? Man, oh. Isang beses, may kay Chika kong pare. Alam mo, ganda ng message niya sa akin. It's not the name na gay or lesbian or something, the actions. Pwede ka namang gay care pero hindi mo ginagawa yung karumal-dumal. O nakatapa ka ng tao.
That's right. Tama ang galing ng paring yun. Sobrang love ko siya. O, sa kabilang dako, bakit ang daming LGBT na super talented? This is just my personal theory, no? Marunong ang Diyos. Hindi pwede ibigay pantay, lang. Pantay-pantay! Oo, pantay-pantay. Marunong siya. Alam niya magiging mahirap ang buhay ng isang LGBTQ+. Sa isang mundo kung saan merong discrimination. God has empowered us with extra talents. Extra! Artistry, beyond. Creativity, sense of beauty and aesthetics, as well as natural grace and poise. Ooh. Oh. Beauty queen! Yes, beauty queen, yes. World peace, here we go! Pero it's really true. So, discrimination continues. We still have hate crimes. Naririnig pa rin natin na may mga members na inaapi. What can we do on a daily basis? Even without passing all the bills that you and I are nagpapakamatay dyan sa SOGI na yan na hindi umuusad. Pero fight, go! Pero ang feeling ko, Manang, this is it. Ako, ang basa ko po doon, LGBT people ay parang mga street guys na tabarabado, mabait, mayaman, na lalaki, gays din, may mga kanya-kanyang yabang at siya gustong bilip sarili. Siguro, compassion or isang magandang idea kung ano ba talaga gusto na gawin sa barangayan level mismo. Respeto at pagtanggap talaga muna sa baba. Then everything will follows din talaga. Kailangan ma-educate din talaga eh. Manang, ang problem natin is passing a national law. Mm-hmm. Pero natutuwa ako dahil kahit sa barangay level, meron silang napapasa na mga anti-discrimination ordinances. Yes. Safe spaces. Mga ganun po. Municipal level. Provinces. Sa provinces, lahat kami. Ang Ilocos ba? Ang Ilocos ba? I think so. Merong anti-discrimination. Marami kaming anti-discrimination if only a universal. But I'm wondering on a micro level, yung sa bata, syempre nahihirapan ka while you're growing up. What advice can you give? Sa isang batang nakakaranas na discrimination, reach out. First of all, sana sa pamilya mo, sa mother mo, sa father mo. Pero kung alam mong hindi ka tanggap sa loob ng pamilya mo, reach out to your friends. There will always be people. So you create your own support group? Support group. May mga because taong you also support the others, yes. Ibang baget. So, pabis ng social media ngayon, lalo sa kakaiba, yung tradition natin, kasi traditional tayo, tapos bilang technology. Ngayon, ang bilis ng pagbabago ng ugali, pag-iisip sa mga bata. Okay. Na ganun, I think, maging respectful at saka na maging observant kasi damdamin ng iba. Basta, bawal mag-judge at all kung ano yung ano ka. Basta gawin mo lang yung nararapat na gawin mo ng tama at may respeto sa sino man. Ako yung message ng hope alam nyo, napakaswerte ng henerasyon na ito. Mm-mm. Dahil nung araw, hindi alam, people were not aware of ano ba talaga siya. Even though the concept of LGBT or the concept of sexual orientation, gender identity expression, hindi naunawaan yan eh. Basta nung araw, blanket, bakla ka or tomboy. But ngayon, there is deeper meaning. Understanding, thanks to social media. Aware ang mga bagets. Aware siya sa mga international it's examples. It's improving slowly. At gawing behikulo ito para ma-inform yung mga 9 years old na mga bagets, mga beki na gano'n. Para mas more respectful. So how are you celebrating Pride Month? Last question. How are we celebrating? Naku, barangay level. Every barangay sa NCR, marami. Kanya-kanyang bidahan. Talas. So, meron, Miss Gay! Meron Miss Gay. May orientation. May sexual awareness program. May parade. Iba-ibang atake natin ngayon. At yung nakakatuwa. Per barangay, kung anong attack mo doon, anong atake mo doon, i-apply natin. Kasi hindi ka kaya ng probinsya sa probinsya or sa municipality. Iba yung sa city. I think we must adapt. Kung ano mo na yung culture sandali, then sooner or later, nag-step tayo dahan-dahan. Boboto kita. Medyo advanced kasi sa Metro Manila. Oo. Sa amin sa Batala, we're going to hold the first ever Pride March. O dami ni Manang Senadora. So, masaya siya. I don't know what to expect, how the community will accept it. Naku, they'll have fun. They'll have fun. As usual, magko-costume daw, rarampa daw ang mga, mga kapatid. So, just to show the community na. Kumbidado ako. Yes, Mana. Present. Talaga nagpumiglas eh. And just to show everyone na bahagi kami ng lipunan, we can contribute something to the betterment of the lives of Filipinos. At bahagi rin kami sa nation building. Thank you. Happy Pride Month. And here are the LGBT plus, na proud tayo. Thank you. Salamat po, Manang. Thank you, Manang. Thanks, Jerry. Thanks, Ziff.
I love you.